Anak, nakadalaw ka na ba? Opo, pumunta na po ako. Ang nakasabay ko bale ay kasi ng Batang Quiapo tsaka EBS-CBN ako, si Ninang Corny, si Ganes was there, si Coco. Actually, nung nabaltaan ko, ito sa una kong minessage ko si Coco. Kasi nga, nagpasama-sama kami sa APAG, di ba po, parang sa huling ginawang pelikula yata ni Ate Jane na itinalabas. So, sabi ko sa kanya, pag may details ka na, kasi wala akong kaalam-alam po noong una eh, kung sa burol, ganyan, yung diba, sabi ko, pag may sabihan ako. So, yun naman, true naman to his words, kung hindi kayo okay, Ate Gladys. So, minessage po niya ako, doon ko sa kanya nalaman, kay Coco ko nalaman lahat ng detalye, saan, oras. Sabi ko, tinanong ko na rin, anong oras ka pupunta, okay lang. Kaya, nagkasabay-sabay po kami, pati kami nila direct Brillante Mendoza. Anak, napanood ko yung video ninyo ni Jane, yung puro may masaya, may ano, talaga nagkakaano. Sa APAG ito, no? Set ng APAG ito. APAG, opo. Oo. Behind the scenes na ito, APAG. Oo. Ano si Jacqueline Jose sa puso ng isang Gladys Reyes? Sino ako, si Jacqueline? Oh, Nay, sabi ko nga doon sa post ko, 9 years old pa lang ako eh. Kasama ko nito sa labing New York Helen. Tama. Doon ko sa unang-unang nakatrabaho. Doon ko nakita yung, doon pa lang nakita ko na yung kung paano sa magtrabaho, kung paano yung work ethics niya. Tapos doon kong natutunan sa kanya, ating ate. Kumbaga, talagang may tuturing kong ate sa industriya. Saka, hindi siya taping ate lang. Hindi siya shooting friend lang. Kumbaga, kasi may tinatawag tayo na parang acquaintance lang na pagkasama natin sa dating o shooting close kayo. Hanggang doon lang. Pagkatapos na, wala nang contact. Iba sa isa-isa. Ito na yung ano eh. Talagang nagtatawagan kami. Nung bago ko ginawa yung APAG, siya ang kinausap ko kasi alam ko maraming beses na nang nakatrabaho si Director Brillante sa kanya, humingi ng payo, ng tip, paano ba, ganyan, ang gagawin ko dito. Dahil takot-takot ako sa ito dahil ang laki nung, ano, nung role na mapupunta sa akin for APAG. Tapos si Director Brillante pa. So, na, ano, yung mga conversation namin ni Ate Jane, hindi lang lapas din sa pagiging magkatrabaho. Kumbaga, totoong-totoo, taong-tao. Kaya, yun ang maminis ko sa kanya, yung mga kwentuhan namin na totoong-totoo. Okay, Romel? Hello, Glads! Kamusta hi, naman? Hello po. Kamusta naman kayo pag, di ba, pag nag-uusap na kayo? Kasi alam naman natin si Miss Jacqueline, eh, talaga, ang acting niya ay kalmahan lang. Talagang hindi exaggerated. Di ba kasi ginagaya ng mga baklayan, meron ba siyang sinasabi sa iyo, pinag-uusapan niyo, meron ba siyang mga gano'n na, ano mo, yung acting ko, ginagawa ng mga bakla, ginagawang katotohanan, pero ito eh, award-winning yung acting na yun, ha? Diba? Kaya ano, on the contrary, ano siya, flattered siya, kapag ginagaya siya, kasi sabi nga niya, para na siyang, imagine mo, parang kay Ate V or Ate Guy na, diba? Siyempre, parang lahat yata, diba? Na-impersonate na sila, diba? So, ibig sabihin, alam mo naman ang impersonation, di ba? Parang flattering din yun. Flattering. Tsaka ano, si Ate Jean lang yun. Ang tawag doon parang kalma acting, di ba? So, kumbaga, nagkaroon siya ng, kaya siya nagkaroon ng sariling tatak niya, di ba? Dito sa industriya. Kasi pagka yung ganun atake, alam na alam mo, uy, Jacqueline Jose, di ba? Ganun. Ay, anak, ikwento mo yung ano, yung sa likod ng pagiging kalmado ni Jacqueline, kung paano siyang isa ring komedyana. Nakakatuwa itong si Jack. Grabe. Oo. Talagang, ang dami siguro hindi nakakaalam. Tawa kami ng tawa kasi in real life, komedyante talaga din si Ate Jane. Yung mga, yung kayang-kaya niya yung nagsasalita siya nang hindi niya halos pinubuka yung bibig niya. Yung naman. Tapos lalo na kung medyo, syempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, okay na okay siya. Minsan pagka yung, uy, medyo papunta na siya doon sa pagmamaldita. Ako yung taga-kalma niya. Ilimlim ko sa mga Ate Jane. Kaya niya, tapos siya yung, nako naman, di ba? Kasi yung pag na pa. Mga parang, nako, parang sadis, ha? Naman. Kaya niya, ano, kaya nga sabi ko, kahit ang bibigat ng eksena, pero kasama ko sa shooting or sa painting, wala, ang sarap, kasi hindi kami nauubusan ng pinagkukwentuhan. Ang hinig niya na, ang na-appreciate ko din sa kanya yung kahit na ang tagal namin hindi makita, parang tayo na eh, di ba? Kahit ang tagal namin hindi makita,
Pero once na magkita, akala mo kahapon na. At saka, walang, parang hindi na tayo gustong maglayo. Di ba? Walang ano, wala kaming dead air, wala kaming kailangan. Ano ka agad siya yung, glad, dito ka sa pato ko, dito ka mag-stay. Kahit naman may meron din akong standby area, pero siguraduhin niya dapat nandun ako sa kanya. Tapos dito ka humiga, ganyan. O, dito ka mag-beat, gano'n. Tapos mamaya-maya, ay, pabili ka nga ng ano, papabili naman ako ano-ano. Tapos, naalala ko, ito sa, hindi ko makakalimutan kay Mento ngayon, kung gaano siya kasaya, nung nag-stay sa kanya sila Andy, nung time na nasira ata yung bahay nila Andy, sa Siargao po ba yun? Sa Siargao, nung bumagyo. Bagyo, yes. Nung binagyo yung bahay nila Andy noon, yung filmer, saka yung mga po niya. Oo, tuntua siya noon, kasi di ba minsan, pagtanay ka na mag-isa ka, di ba, yung like ikaw, kasi minsan ay dinakabahay kayo sa bahay, di ba, pero may mga kasambahay din. Pero pag kami ibang, may mga tao na marami, naguguluhan ka na, di ba? Pero ito, parang ang tinatuloy niya, nung kinakwento niya, na pinipressure niya. Yes, no, kasi siguro yung iba yung pag-teaching mo, nakita mo nandun nandun yung mga apo, di ba, nandun si Andy, na. So, isa yun sa, I think, na pinakamasaya niyang moment nung kumira sa kanya. Sila Andy. Kaya naman, ganun din yung lungkot niya, nung kailangan nang umalis din nila Andy, at di ba, nagawa ng bahay nila. Oo, so, tama. Alam mo, Gladys, may naalala ko kay Jane eh. Isa siya sa nagpauso nung kunwari eh, gaganon siya, hindi ganon bumubuka yung bibig. Akala ko ba wala dito si ano? Akala ko ba nasa Amerika? Eh, ba't nandito siya? Ganun. Oo, parang lumi- di mahalata. Hindi. Kumedya niya yun. Pag lumingon ka, may nakita siyang kamukha nung taong sinasabi niya. Ganon. Oo, ganon. Ugali niya yun. Diba? Mm-hmm. Oh, no. Saka nung alam mo, may isang tiktik niya si Ate Jane. Sabi niya, yung ano ba, kailangan naman, clear-eyed lang. Ganyan. Hindi naman kailangan hysterical or iyak na iyak. Meron ito yung ano eh, teknik na ginagawa eh. Ano, parang siya umuubo, parang gumaganon. So, isa kaming court team doon sa apart. So, syempre, makukulong na sa ito, ganyan. So, kailangan niya yung alam mo naman sa atin dyan, di ba, underactive lang, yung nagmimingin lang yung mata niya sa luha, di ba? Na hindi naman talagang iyak na iyak na nag-hysterical. So, meron siya, kaya natatakal ako, ba't parang akala ko inuubo? Sabi niya lang, ganun ang ganun. Sabi ko, may ginagawa ni Ate Jane. Ano kaya yung ginagawa ni Ate Jane? Sabi, maya-maya makikita mo parang naluluha na yung mata. So, technique naman yun. Ang sabi niya sa akin, mahirap kasi glad yung pagka, yun nga, maganda sa kanya, marami ako natututunan sa kanya. Sabi niya, ang acting, sabi niya ganun, hindi kasi siya masyadong naniniwala sa ano eh, na yun, sa workshop. Okay, yung masyadong technical, di ba, na ano, na technical. Sa kanya, sa kanya, basta nararamdaman. Pero, nakakapagod din yung lagi mong hinuhugot from your own experience, di ba? Nakakapagod din yung paglalim ng hugot mo lagi. Mapapagod ka talaga. So, there are kaya kailangan merong ano. Oo. Na meron kang certain technique na pagka ginawa mo yun, pwedeng parang, uy, naluluha na yung mata mo, di ba? Alibaba, yung iba na eh, tumititig ng matagal sa kawalan. Ganyan, hindi ko mukurang. Diba, pag yung nagluluha yung mata, parang gano'n. So, yung ating din naman iba, parang siyang umukul. Gagawa ganun. So, natatawa kami na ako sa kanya kasi hindi na nagpapag-usapan din namin na, uy, bakit hindi lang naman, parang sa sabi na, ibang artista, may ganyan din, yung pagka yung pagkumanong ganun na, halimbawa, daw, ito Roy Dinton, pagkumanong ganun na, ayun, parang alam mo, medyo emotional, yung sige na. So, ano, nakakatawa siya, sa totoo lang. Marami lang nakakakilala sa kanya, bilang dramatista siya, di ba, at lagi na, ang lalalim ng role na ginagampanan niya, ang galing-galing niya, ng artista. Pero, marami din yung nakakaalam na nakakatawa siya, even off-cam. Totoo yun. Saka yung hindi pagbubuka ng bibig, siya yun. Tama si Gladys. Oo, galing-ugali niya yun. Yung kunwari. Kaya minsan na, yung ginagamit niya sa mga role niya na comedy. Diba yung, parang ventriloquist. Hindi ko may galaw yung Gladys. Gladys, kasama mo si Mami Zenny ngayon. Opo. Ikaw ay wala ka nang dapat pang patunayan sa amin na nakakakilala sa iyo mula ulo hanggang paa.
kung gaano ka kabuting anak sa iyong mga magulang. Ako, thank kasi, you. Oh, alam ko 'yan kung paanong lahat ay ginawa mo para sa mga magulang mo. Nga lamang na si papa mo ay hindi na natin kasama, pero si mami talaga ay talaga inilaban mo ng pukpukan. Ilagay natin ang iyong sapatos ngayon kay Andy. Ano ang nararamdaman mo? Oh, siyempre, nung kagabi, ramdam ko si Andy nung nagsasalita siya kung gaano. Nung naririnig niya kasi nagsalita rin si Coco, no, about Ate Shane, lahat ng ano. Sabi nga ni Andy, na-amaze daw siya kung gaano kalaki yung naibahagi pang pagmamahal ni Ate Shane sa mga katrabaho niya despite ganun kalaki na yung pagmamahal niya sa mga anak niya. Alam mo yun, yung may natira pa rin para sa niya sa ibang tao, di ba? Kasi sabi nila, even yung mga katrabaho nga doon sa probinsya, ano, up to the crew, di ba? Sa ano, sabi nga ni Coco, nasanay na nga rin si Ate Jane sa loob ng kulungan yata. Kasi parang na-attached siya. Oo, kung yung iba ayaw magsitong sa kulungan, siya parang ano, na-attached na siya, even sa mga nakakulong, kunyari, sa eksena. To the point, sabi ni Coco, yung mga last scenes daw na kinunan niya with Ate Jane, ano eh, nagulat siya na iba yung binibigay ng emosyon ni Ate Jane, so siya nire-require to take care. So parang hindi naman kailangan umiyak to take care na, pero naluluha si Ate Jane to take care na makakalaya na kunyari yung iba sa mga characters. So, sabi nga ni Andy, I'm amazed na kung paano pa nagagawa nga ron yung nanay niya, di ba? Nanay na. Hindi nga raw niya maputol yung mga eksena pag nagdidirect siya eh. Wala siyang gustong putulin. Kasi sabi ni Coco, sa totoo lang parang dapat hindi ganun yung emosyon na ibigay niya. Hindi siya dapat na iiyak. Dapat medyo siga-siga yung role niya, di ba? Pero sabi ni Coco, paano mo ko questionin yun? Best actress na ng Cannes Film Festival, di ba? Di ba ito na kumuhusay na actress sa buong mundo? Ikaw ba kukwestiyonin mo yung ano? Pero siguro nga sabi ni Coco, may iba siyang nararamdaman. Parang ito na rin daw yung sa, according to Coco, ano ha, parang, ano lang, ano ba tawag yung ginawa niya, parang eulogy, parang eulogy ni Coco last night. Parang, according to him, parang ito na yata yun sa, para maituturo niya siguro na parang medyo paano na, parang premonition, gano'n na. Merida. Totoo yun eh, totoo yung premonition. Oo, na parang naiiyak na si Ate Jane sa mga eksena na kahit hindi naman kailangan umiyak. Yung gano'n, may nararamdaman si Ate Jane na talagang nagpaparamdam na. Parang gano'n. Tapos sabi nga niya, bye na. Sabi niya kay Nito, kung nag-uwian na, bye, love you. Ganyan, lagi naman doon silang gano'n nag-I love you. Tapos, yun yung isang sinapansin daw niya nung huling mga eksena ng tinunan si Ate Jane. Pwera doon ano po ah, sabi ang eksena na pa siya naka-ICU and all. Pero yung buhay na buhay na sa loob ng kulungan, yun yung mga yung scenes na hindi niya makakalimutan. And sabi niya nga po, ako yung sa sapatos ni Andy, tingin ko matagal bago ito magsisimpin sa akin. Alam mo yun, yung dahil na. Sabi ni Andy, siguro, hindi pa rin talaga lubos na ganun pa rin na-realize sa totoo na to, wala na talaga si Ate Jane, you know? And I think kung ako man yung anak, ganun din siguro kasi napaka-active niya sa showbiz, diba? Nakapapanood natin siya, active siya, gumawa ng pelikula at television, alam nga ng lahat, physically, diba? Wala namang sakit siya na dinaramdam o ano. Active, basig na masig na siya, active out. Tapos ano pa sa atin, para pang isang ganun, magigising ka, trending na, yun na, diba? Nawala na. Kung nga ang daming yung binigla, kaya nga po ang daming binigla ni Ate Jane, na maiiyak ka na lang kasi ganun pala yun, no? Parang life is too short. Gladys. Ano yung pag sinasabi ng life is too short? Ako parang, para sa akin, ang realization is, life is unpredictable para sa akin. Totoo yan, totoo. Walang nakakaalam. Kailan tayo magpapaalam. Kahit pa sinasabi na pagkapanganak pa lang natin, alam na natin kung hanggang kailan, hanggang saan lang tayo, walang makapagsasabi kapag tinawag ka na talaga. Yun yun. Okay. Gladys, maraming salamat sa iyo. Ah. Thank you so much. And maraming salamat sa iyo. Ay, ma. Mami Jenny. Naku, pinagkukwentuhan ka na lang namin ng kapatid mo, si Tita Julie Paras.
Mami, nami-miss na kita. Gusto na kitang yakapin. Uy! Alam mo, isang kalimutan kay Ate Gina. Lagi niya ka nakukusta ang nanay ko. Hindi niya nakakalimutan lagi kumustahin ang nanay ko. Isa pa yun. At saka na, nung ginawa yung story ko sa maalaala mo kaya, ang gumanap na na nanay ko ay si Tita Jane, si Ate Jane, Jacqueline Luce ang gumanap. Oy, ano ka ba sa unang anibersaryo ng Christopher Minute? Ang gumanap na Christopher Minute, si Jacqueline Luce. Isa sa una mong may isap na, sino ba ang pwede magbigay hustisa dito sa karakter na ito? Diba? Kung siya tawag sa una mong may isap. Opo, pero ngayon, may ulit ako sa tatalaan, sa mga apo, sa mga naiwan ni Ate Jane. Parang hindi naman natin na makakalimutan kahit kailan ang Jacqueline Luce. Hindi lang sa mga katrabaho, kundi para sa lahat. At siyempre po, maraming salamat sa lahat patuloy na mga nakikinig. Nay, alam ko meron kang taga-London na nakikinig sa'yo, di ba? Siwating-wating! Oo, siwating-wating ng London. Sana, gusto po, kasi nay, magsusawa ko dyan sa mail. So sana siwating-wating, mami ko. Ayan, ay, meron siyang text, Nanay, tulala, all caps ka ito ha. Nanay, tulala kami sa YouTube kay Miss Gladys. Attentive kaming nanonood. Kwento pa lang yan, nanay. Paano pa pag umarte na siya? Wating-wating, magkaka-show sa London. Si Gladys, bahala na kayo. Hello sa anak ko. Ayan. Oo nga, sana makita po tayo siya. May show ako dyan sa main. Yanag ko na po sa akin social media na I am Gladys Reyes, ang akin pong social media. I think i-announce ko po ako kung saan-saan yung mga shows ko dyan sa London. Okay. Wow! Good luck! Kumusta mo ako kay PJ, ang ating mahal? Hello, siyempre na. Opo, Tito, ay mabuti. At that's time na din po na. Ayan, sana makabista kayo minsan sa San Pedro, Laguna. Okay. Maraming salamat. Salamat, guys!